Magandang araw mga kaibigan. Narito ay ikalimang kabanata ng kwento ng pag-ibig ni Flavio at Loida. Ang kwento ng pinamagatang Paid to be Loved. At bago tayo magpatuloy ay pakilike po ng ating video, pati na rin ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang upload. Kung mayroon mang higit na dapat masaktan sa ginawang lahat ang pagpapalayas ni Flavio sa kanyang mga kasambahay, iyon ay si Angelo. Ayon sa paniniwala ni Aris, ngunit mismong ang Angel Angelo niya ang ayaw sumang-ayon. Humingi siya ng paumanhin bago siya lumipad sa Italia. Ano pang hahanapin ko? Bakit pa ako maghihinanakit? Iyong humingi ng dispensa ang isang sorente ay isa ng malaking bagay. Umiling lamang si Aris. Hindi sapat iyon. Iyong humingi lamang ng tawad. Tuyuhin ka niya. Nag-iisang kadugong nakatutulong sa pagkakamit ng sariling kayamanan ng ama. Sasalansangin sana ni Angelo si Aris, pero mabilis itong nakapagpatuloy. Alam namin ni Mami ang naging papel mo sa pagpundar ng Uncle Fredo sa beach resort na ito, pati personal mong supervision sa mansion noong nabubuhay pa siya. Mapanglaw ang ngiting nagkahugis sa mga labi ni Angelo. Tapat ang kanyang pagkalungkot sa tuwi ng mababanggit ang nakatatandang kapatid na kanyang idolo. Si Fredo kasi ang lahat ng bagay na hindi siya o wala sa kanya. Magandang lalaki, unang-una na ang kuya niya, matalino at maabilidad sa pamahala ng negosyo, at napakalapad sa pag-aasawa. Hindi ba at nagpiyesta ang mga tabloid sa Europa na naintriga sa pagkabihag nito sa puso ni Alexa Huaso, sulong heredera ng bantog ng Perfumes Les. Siya na isa lamang ang papataas na ihikubo ng kanyang ama. Ngunit sa kung anong mahika ay napapayag ni na Alexa at Fredo ang matandang Huaso para sila makasal. At sa kamay ni Fredo ay lumago ng makasampung ulit ang Perfumes na naging Alexa Sorrente Perfumes sa 17th kaarawan ni Flavio at unang anibersaryo ng pagpanaw ng lolo nito. Nakikinig ka ba, Angel Angelo? Untag ni Aris. Ha? Pasensya ka na. May bigla kasing sumuot sa isip ko. Si Loida ba? Ang kawawang bride? Saad ni Angelo. Dadalawang linggo pa lamang nakakasal ay iniwan na ng asawa. Bakit hindi siya isinama sa Italia ni Flavio? Ayaw ni Loida, tugon ni Angelo. Batid niya dahil sa lahat ng kasambahay, siya ang malimit makahuntahan ni Loida sa loob ng halos 3 linggong nakaraan mula nang umalis si Flavio patungong Italia. Hapo pa raw siya noon sa mahabang paglalakbay nang dumating ang paks ng pagpatawag sa Italia. Pinili niyang manatili sa Iris para makapagsimula na raw siyang masanay sa lugar. 3 linggo pa lamang siya, una ni Aris. Pero galanan niya ang baryo. Nagtuturo siya sa mga batang mahihirap doon, diba? Kada Miyerkules at Sabado ng umaga. Italia ngayon, anong oras na ba? 7:00. Naglalakad niyan ngayon si Loida patungo sa paradahan ng Litrak. Bakit ba hindi na lamang siya pahatid kay Ato? Pauyamang tono ni Angelo. Hindi siguro sanay. Alalahanin mong mula sa pobreng bansa. Mula sa mababang baitang ng lipunang ating ginagalawan. Sa pampublikong transportasyon siya komportable. Kapwa maraming ibig sabihin ang dalawa tungkol sa palad ni Loida. Ngunit may mga request o resort guests sa paligid. Tulad nilang nag-aagahan makaraang lumangoy. Ayaw nilang may makaulinigan sa sensitibong baksa, lalo na ang mga kawani na aali-aligid. Karamihan ay mga servidor na ibig umagap sa pinag-uutos, kaya nag-aksaya na lamang si Angelo sa pagtatanong kung naasikaso nito ang dapat isikasuhin ng nagdaang gabi. Itinaas ni Aris ang kanang kamay
Pabilog na pinag-ugnay ang hinlalaki at ang hintuturo. Makahulugan ang kasabay na kindat at ngiti ng magpumwestrang yaon. Si Loida samantala ay kasalukuyang binabagtas ang malawak na harding sa huparin ng mga Sorrente. Sikat na ang araw at maganda ang pangako ng panahon. Maaliwalas na asul na kalangitan. Bagaman may kaunting lamig na dala ang sariwang hangin, walang manggas ang bestidang piniling isuot ni Loida. Batid niyang pagtaas pa ng kaunti ng araw ay magiging komportable na siya sa kawili-wiling klima ng Inglaterra. Hindi kusa ang buntong hiningang kumawala sa dibdib ni Loida maya-maya. Hindi niya iyon napigil. Naisip na naman niya si Flavio. Sa bawat araw ay lumilipas ay tumitindi ang pagyapis ng isiping umukad-ukado sa kanya. Bakit siya nito pinakasalan ng gayon kadali? Iyon ang tanong na hindi niya noon ganap na napagbuhusan ang pagdidili-dili. Como desperada siyang maligtas kay Tonyo. Ngunit ngayon ay nasa kanya lahat ang panahon at dahilan para magulumihanan kung ano talaga ang layon o motibo ni Flavio. Kung sa bagay ay mayroong nagtustos ng ideya para lalo siyang maintriga. Ang Angel Angelo mismo ni Flavio. Kaswal ang usapan nila ng malantadang ideya. Sila lamang ni Angelo ang nasa beranda at si Loida. Kumbaga ang masasabing nagbukas ng crucial na paksa. Aniya, nang pumayag akong pakasal sa inyong pamangkin, wala akong suspetyang ganito siya kariwasa. Manapakalaki ng kanyang minana mula sa mga magulang. Lumagok ng ilang lagok na palamig na hinaho. Lokal na serbesa si Angelo bago tumugon. Malaki nga ang minana ni Flavio pero wala sa kanya ang 100%ng kontrol. Doon kundi nito lamang pagpapakasal ninyo. Kumunot ang noo ni Loida. Halimbawa'y ang Alexa Sorrente Perfumes. Pwedeng baguhin o baligtarin ang desisyon niya ng trustees ng kumpanya o sa beach resort. Pwede kong tutulan ang anumang patakaran na ibig niyang ipatupad. Bilang kasamang may-ari ay may karapatan ako. Ngunit ngayong nag-asawa na si Flavio ay iba na ang sitwasyon. Napamaang si Loida. Iba na? Ulit ni Angelo. Iba na ngayon ang sitwasyon ni Flavio. May magkaparehong provision kasi sa magkahiwalay ng huling testamento ng ama at ina ng pamangkin ko na magkakamit lamang ng ganap na kontrol si Flavio sa kanyang mana pagtungtong niyan ay 30 taong kaarawan o dili kaya kapag lumagay siya sa tahimik pagkatapos mag 26. Mabilis ang reaksyon ng isip ni Loida. Katutuntong lamang ni Steve ni Flavio ng 26 nang lumipad siya patungong Quezon City. Ibig bang sabihin na kusa sa pagkakataong ito ang pinawalang buntong hininga ni Loida? May kasama iyong patak ng luhang karakan niyang pinalis. Nasa daan ng landas na siya patungo sa baryo ng Alonja. May 10 minuto pang lakarin para dahan ng litrak na nasa tagiliran ng isang groserya. Sa litrak siya sasakay. Sa unang biyahe niyon, patungo sa sentro ng Nayon. Masayang bumati kay Loida ng may-ari ng groserya. Kasalukuyan ito yung nag-aayos ng paninda sa labas ng tindahan. Manang matanawan siya nito. Pagdating ng marinig ng misis nito, ay kagyat na lumabas para bumati rin ng magandang ubaga. Pero sa wikang dayuhan naman, "Magandang araw, madam." Pagbating tinugon ni Loida sa 3 lingwahe, sa Italian, sa English at sa Ingleterian. Lugod na lugod ang mag-asawang siyang unang naging kaibigan ni Loida sa lugar. Ang dalawa rin ang responsable sa pag-apply niya sa perfume o simbahan bilang voluntaryong guro. Nang banggitin niyang pagtuturo sa bata ang kanyang profesyon sa nilisang bayan, hindi na nag-atubili ang lalaking ipaalam ang pangangailangan ng Alonja sa isang guro. Como walang karanasan sa pagtuturo ang katisismo. Tumanggi agad si Loida. Bukod pa sa dahilang salat ang kanyang Italian, lalo na ang kanyang Ingleterian para magkaroon ng epektibong pakipagtalastasan sa mga tuturuan.
Pero nang mabatid niyang wikang Ingles ang ituturo sa simbahan at kumpleto ang preparadong teaching aids para roon, bukod pa sa 2 araw niyang hinirang si Loida bilang English tutor sa Fairpure. Malaking tulong sa aming taga rito ang matuto ng mahusay na Ingles. Anang Claudio, bagkaman may pangalang European, ay Ingleterian naman, tulad din ng misis nitong si Dory. Bukod sa pangingisda ay turismo ang isa pang kumikitang industriya. Paano kami kikita sa turista kung karikit na Ingles lang ang alam namin? Ingles ang pandaigdigang lingwahe. Pero mahalaga ang mga bata ang magsisimula ng formal na pag-aaral. Kaya ang Sabadong iyon ang pang-apat na sesyon ng pagtuturo ni Loida. Kung darating ang tsuper nitong litrak, ikapito at kalahati na. Ang pagkainip ni Loida ay kataliwas ng prenting paghihintay ng maglolong nakapuesto na sa kaliwang kahilera ng pampasaherong truck. Hindi alintana anumang oras makaalis ang sinasakyan sa unang biyahe nito tungo sa kanayunan ng Olandia, sa pamilihan ng Baite, sa Parnia, hanggang sa pinakamalaking bayan ng Isla Iris, ang Mrer. 20 minuto bago mag-ikawalo nang dumating ang pamalit sa regular na tsuper, taglay nito ang tikas at laki ng katawang tipikal sa Ingleterian at kisig ng itsura ng ordinaryong Europeo. Pero halos hindi pa man lamang ito nakapagsuklay. Nagmamadali nga ako, katuwiran nito sa pag-uusik ni Claudio. Nakahuntahan ni Loida habang siya ay naghihintay. Huli na nang nagpasabi si Maite na hindi siya makakalabas ngayon. Manganak na kasi ang misis niya. Tinulungan itong sumampa si Loida sa truck sabay pagbati ng magandang umaga. Tinawag nito si Loida sa pangalan na kanyang ipinagtaka. Ngunit higit na ikinagulat ni Loida nang pisilin nito ang palad niya habang alalay siya nito sa pagsakay. May kabastusan itong pumalit na driver sa loob-loob niya. Kilala ba kita? Bakit alam mo ang pangalan ko? Basta isang Sorrente ay kilala rito. Isa pa'y kaibigan ko ang isa mong kasambahay. Ilang ulit kaniyang nabanggit sa kwentuhan. Pupunahin sana ni Loida ang huling tinura ng tsuper, ngunit hindi na niya nagawa. Naagaw ang pansin niya pagkuha ni Nadori at Claudio. Ang ganting pagkaway naman ni Loida sa mag-asawa ay pinalabo sa paningin ng makapal na alikabok. Sa Inglaterra, maingat man ang nagmamaneho, ay siguradong mangangamba ang alikabok sa pag-usad ng sasakyan. At sa driver na padaskul kong magparangkada, aalimbukay ang makapal na deposito niyon sa daanan. Iyon ang eksaktong nangyari sa pagharabas ni Dennis patungong Alondia. Ang pagkawala ng maglola ay sinundan ng walang patid na pagtungayaw ng matanda sa tsuper. Kakaunti man ang alam ni Loida sa lokal na wika, batid niyang pinahihinto ng matanda ang arganting driver. Mahigpit na humapit si Loida, 2 kamay sa tagiliran. Kung ganito kawalang ingat ang nagmamaneho, malamang na ganoon ding paraan ito hihintil. Pumikit na lamang si Loida, mariin at umusal ng dalangin para sila i-adjust sa kapahamakan ng nasa itaas. Sa kanyang pagpikit, hindi tuloy niya natalastas ang pahayaw na nadiskubre ng tsuper. Walang preno ang litrak, gaano mang tapak ang gawin nito sa apakang brake. Sa direksyon ng bangin, nakanguso ang tumatakbong sasakyan. Kakatuwa ang eksenang kinatagpuan ni Loida sa sarili. Mga eksena ay yung batid niyang nangyari na, tapos na. Ngunit bakit ulit at ulit iyong nagaganap? Tila baga pelikulang replay ng replay na nagpapasakit ng ulo niya. Unang eksenang naulit ang engkwentro nila ni Bioli. Una sa tanggapang bulwaga ng resort, ikalawa sa mansyon. Taas na upa rin sa kanya ang dating nobya ni Flavio. Halatang hindi maamin na siya ang pinagkalooban nito ng pangalan. Siya nasalat sa sopistikadang taglay ng modelo. Kababalik lamang nila ni Flavio sa mansyon. Sa pagpipilit niya at nagkataong papaalis naman ang magkasamang Bioli at Roman. Si Roman Howell ang pangalawang umulit na eksena sa utak ni Loida.
ang pag-alok nitong maging modelo siya. Sorry, wala akong interest. Kikita ka ng malaki. Sorry, ayaw mo bang sumikat? Ayaw mo bang kumita ng sarili mong pera? Ibig mo bang palagi ang nakapidepende sa bulsa ng iyong esposo? Ang sagot ko sa mga tanong mo ay ayoko. Ayoko at wala kang pakialam. Ang mga sumunod na pagtawag nito kay Lloyda sa telepono, maging na makabalik na sa kanilang opisina sa Germany, ay labis niyang ikinayamot. Tumigil lamang si Roman Howell ng prangkahin ni Lloyda na magsusumbong siya kay Flavio sa ginagawa nitong pangnimilit. Maging eksena sa magiinang Amalia, Maxine at Aris ang sumunod sa parada ng replay sa utak ni Lloyda. Ang tahimik na pagngiti-ngiti lamang ni Aris, kasabay silang nakadulog sa pagkain. Ang pilit na pilit na masayang-masayang pakita ni Maxine, Ama at Amalia. Wari ni Lloyda ay wala nang mas makababagot sa kasama at kausap kaysa sa mag-ina. At ang eksena kay Angelo, iba na ang sitwasyon ni Flavio ngayong may asawa na siya. Ibang-iba na. Ang eksena kay Flavio ng araw na lilipad ito patungong Italia. Ganyang pagal ka pa sa kalilipas na biyahe. Maski huwag mo na akong ihatid sa paliparan. Mamamahinga ka. Makabubuti nga sigurong huwag kang sumama sa Italia. Hindi rin kita lubos na maaasikaso. Bunton ang problemang haharapin ko doon gawa ng sunog sa test laboratory. Si Maxine, buntong problema? Ewan, pero tingin ko ay sa Italia din ang destinasyon ni Bioli. Sa bagay, hindi mawawalan doon ang babaeng kaibigan si Flavio kapag nabagot siya at kailangang malibang. Kilala ko siya, si Flavio. Hindi ko masabi kung kailan ako makakabalik. So, sorpresahin na lamang kita. Si Amalia, maaaring sa isang buwan, sa darating na Paskos o sa isang taon. Hindi mo alam tulad nga ng sabi mo. Payag ka bang ganyanin gayong bagong kasal pa lamang kayo? Si Flavio, lumabas ka ng bahay para malibang ka. Madaling maging kaibigan ang mga taga rito basta maging natural ka lamang. Si Amalia, may ganyan bang bagong kasal? Bakit ka ba niya pinakasalan kung ang prioridad din pala niya ay negosyo? Kung nagkataong ako ikaw, lalayasan ko siya. Sa tindi ng sakit sa ulong hatid ng pagkitib ng paulit-ulit na tagpo sa ulo ni Lloyda, nagpakawala siya ng mapuwersang daing. Ngunit isang mahinang ingit lamang ang katumbas na inilabas niya sa kanyang lalamunan. Pinilit niyang magmulat, ngunit wari ay may pabigat sa mga talukap niya. Sinikap niyang iangat ang mga kamay. Ngunit ang kanan niya ay nakabilanggo sa plaster cast. Ang kaliwa naman ay tigib ng kirot na tila baga mula sa 1,000 tusok ng karayom. Kulang na lamang tumalong sa tuwa ang bantay na si Lloyda. Pilipina iyon ang matataas magsalita ng Inglaterra. Patakbo yung lumabas ng silid at pahiyaw na tumawag ng manggagamot sa bulwagan. Nasa 4th na palagpag sila ng Ospital General.